Sigurado na ako yan yung bahay ni Albay. Tara. Tao po. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Sagot! Nandyan po ba si Detective Albay? Bakit? Sino kayo? Ako po si Tina Benitez. Benitez? Kaano-ano mo si... Nanay ko po siya. Tama yung mga sinabi sa'yo ng mga kapitbahay mo, Tina. Pero, may iba pang sikretong nanay mo. Nakipagkasunto siya sa demonyo. Nabaliw siya sa pag-ibig. Gusto niya, sa kanya lamang ang tatay mo habang buhay. Nakahanap siya ng ritual sa isang libro. At doon, nakalagay, na kailangan niya ang katawan ng lahat ng naging karelasyon ng tatay mo. Kala nila, tinatago niya ang mga biktima sa Pridyider para hindi mabulok. Hindi. Ginagawa niya ito dahil yon ang kailangan niya sa kanyang ritual. Eh kaso, bago niya matapos ang ritual, may nakakita sa kanya. At doon nabunyag ang kanyang sikreto. Sinubukan niya magtago. Pero hindi niya kinayang lamig sa loob. Siya mismo ang nagkulong at pumatay sa sarili niya. Pero... ang sabi po ng kapitbahay ko, namatay daw po yung mami ko dahil po naglaslas. Ay! Maraming versyon, Tina. Para sa mga taong hindi alam ang totoo, kanya-kanya silang imbento. Ako, alam ko. Dahil nakita ko mismo. Eh, yung sa daddy ko po, alam niyo po bang tungkol sa kanya? Sinubukan kong basahin ang inaral ng mami mo. Umasa ako na baka makita ko ang katotohanan doon. Baka sakaling mahanap ko ang daddy mo. Pero wala. Nasa inyo pa po ba yung libro? Nakatago sa library sa bayan. Tingnan mo. Ikaw. Baka may makita ka. Pero ako, dala na. Tama na siguro yung huling beses na sinubukan kong maghanap. Dahil sa obsesyon kong malutas ang misteryo ng krimen,
binalikan ko ang bahay upang makakuha ng ebidensya. Tinanggal na nga ako sa trabaho eh. Binigyan pa ako ng remembrance. Sa library. Mabalikan na lang kita. Magpapagas lang ako. Nagdesisyon akong pasamahin ka kay Angie sa States dahil sinasaktan ka lang ng mami mo. Hindi ko po kasi maintindihan eh. Bakit after all these years, ngayon lang po kayo nagpakilala? Hindi man lang kayo sumulat, tumawag. Nagparamdam. Maniwala ka sa akin, gustong-gusto kitang pauwiin. Pero natakot din ako. Dahil hindi pa umaalis ng bahay ang mami mo. Sinubukan kitang balahan, pero pinagtabuyan mo ko. Natakot po kasi ako. Hindi naman po kayo nagpakilala. Kaya nga hindi na kita pinilit. Pero lagi ako nakabantay sa iyo, anak, dahil nandun pa siya. Nandun pa rin ang kaluluwa niya kung saan siya nakulong. Sa fridge.